Hi guys, it's me Percy J, and today's video ay magko-color. Inutusan tayo magpa-hair color, yung pinsan ko. So, i-record lang natin 'yon. Ay hindi naman ako expert dun sa coloring, but depende naman yung lang yun guys. Syempre pag bibili kayo ng coloring, may mga instruction naman doon. So pwede niyo yung i-follow. So ito yung buhok ng pinsan ko. So parang ano na to, parang 6 months or parang 6 months ko siya na coloran. Last 6 months ko siya na coloran. Kasi ako rin kasi nag-color sa kanya last time. So yung buhok niya, brown to. So, syempre brown din yung bibili niya na mas dark brown. Kasi kapag ka ang coloring guys, kapag kayong buhok mo ay matagalan, magla-light siya. So, kung gusto niyo ng dark, color, magla-light siya pagkadating ng araw. Kasi syempre, mainitan yung ano natin, yung ulo natin. So, depende yun sa ano guys, instruction nyo. Depende sa instruction ng nabili nyong hair coloring. Kasi ang iba kasi, ang nabili natin dito is yung imimix ang imimix ng maigi yung hair coloring. So, may iba kasi is ano, isa-shampoo mo lang siya pagka maligo mo. So, yung nabili natin ngayon is yung ano, yung imimix lahat. So, may ano yon, may pang ano ng kamay. Yung ano yung tawag niyan, yung gloves. May gloves yon para sa mga mag-hair color. So, after natin ma-mix guys, ikikimpit lang natin yung ano. Sagdali, magkuha muna siya ng kimpit. Sasayaw muna tayo ng TikTok kasi alam ko uso ko yun ng TikTok ay hindi ko kabalo uy, baka maano tayo niyan kasi hindi ko talaga alam, pero susubukan ko. So nakakuha na siya ng kimpit, so ikikimpit lang natin yan siya at yung iwan lang natin yung uunahin natin kasi hindi naman dahil diretso lahat, diba? Yung hindi mo nakasali, huwag natin isama. So, kailangan muna natin siyang kimpitin. So, wala siyang masyadong kimpit. Ito na lang, bugkot. Bugkot to sa amin. So, after that, ipapahid na natin lahat sa ulo niya. Mas priority yung ano guys, mas priority yung nasa sa pinakaulo ng pinakauna ng buhok, yung nasa head lang ba. So mas uunahin niyo 'yon kasi 'yun ang pinaka black. So late niyo na 'yung i-color 'yung sa dulo ng buhok, 'yung coloring. So kailangan niyo ng ano, 'yun natutunan ko eh. Kailangan muna 'yung head, 'yung nasa ulo talaga. Kailangan muna 'yon, tsaka 'yung sa dulo ng buhok kasi pagka matuyo na, kasi may coloring yung ano, may coloring yung dulo, siya na yung magpapalo. Kasi siya naman ang mahuhuling ano, siya naman yung mahuhuling coloring. May color naman kasi siya. May color kasi yung buhok niya, kaya ano, yung iba yung first time pa mag-color is ganun pa rin, pero sabay kasi nga wala pang color. Eto, unahin muna yung ano, unahin muna yung pinakaulo na talaga ng ulo. So, yon, ipahid mo lang lahat ng ano, wala kang ititira or ubusin mo yan kung kasya sa'yo. Mag-careful din kayo sa mga ano guys, sa mga coloring. Kasi yung iba, nag-a-allergy.
So, iti-taste nyo yun. Paano iti-taste yun? Lalagyan nyo muna yung mga sensitive skin nyo ng... ang sensitive skin naman natin is yung hindi makikita sa araw. So, lagyan nyo na yung konti. Kung may effect yun or kung nagre-react siya, allergy kayo nun. Kasi pagka-allergy, huwag kayong mag-apply. Kasi nakakasira yun ng ano. Nakakasira yun ng ulo. Oo. Kasi may ano ako dati. Katrabaho ko siya dati. Nagano siya, lumaki yung mukha niya. Oo. Kasi allergy pala talaga siya sa ano. Sa coloring. So, yun. Iti-taste ninyo muna yung coloring, guys. Kung hindi kayo allergy. Huwag kayo basta-basta nag-ano-ano. Kasi chemical yan eh. Nakakasira din yan ng ano. Nakakasira ng balat natin. Or naka-ano din yan sa atin. Naka-bad. May bad effect yan, guys. Bawat movement natin sa ating katawan. Oo, may mga kanya-kanyang effect yan. So, take note, guys. Hindi po ako expert. Wala pong ano sa akin. Wala pong nagturo sa akin ng mga ganyan. Ginagawa ko po lang talaga siya dati nung ano. Kasi nung ano, last 2 years ako, every month, iba-iba yung kulay ng buhok ko. Kasi hindi ako allergy. So, tinigilan ko siya kasi nag-aral ako. So, bawal doon ang... ano, bawal doon ang my hair color. So, pinataas ko muna yung buhok ko, tsaka ko ginupit yung my color. Kaya, yun, kaya nag-mix yung buhok ko. So, itong ano guys, itong coloring natin is ano lang, based on our experience. Kasi pag mag-coloring ka rin naman, kung sa parlor, syempre expert yun, tsaka mahal, tsaka pare-pareho lang naman ang kulay. Pero, depende yun sa ano, effect ng ano mo, ng buhok mo. Oo. Kasi yung nasa parlor din kasi is nag-aral sila, nag-ano. Pero same effect lang naman kasi pareho din naman yung kung ano yung gusto mong kulay, yun yung ano ay natin. Yun yung itatry natin. Depende kasi yan sa buhok nyo. May iba kasi na gusto nyong kulay pero hindi pagdating sa ulo nyo, hindi siya swakable. Iba yung effect. Oo. Sa parlor kasi alam nila yung lahat. Alam nila yung mga mixing ng buhok. Mm-mm. Kaya kung wala namang budget, pwede lang naman din sa bahay. Pero kung meron, pwede kayo mag-parlor. Pero kung sa bahay pareho lang effect, pwede na din sa bahay. Mag-photos lang kayo kung anong merong available na tao sa bahay nyo. Pwede naman. Basta basahin nyo lang yung instruction. Lahat ng mga item guys, lahat ng mga product is my instruction. My instruction lahat ng mga product sa mundo. Kaya huwag kalimutan magbasa ng instruction kasi importante yun. So, ipahid-bahid natin hanggang sa maubos natin yung hair coloring natin. Tsaka dahan-dahanin lang para masatisfy natin yung customer natin. No? Kaya titreasure rin natin siya. So, ano po ito guys, wala pong itong bayad. Kusang ano ko lang to, kusang loob ko lang tong ginagawa. Kasi nga, it's my first cousin. Oo, nagpapaganda eh, single eh. Single kayo nagpapaganda, ayun. So, sa mga ano dyan, sa mga single dyan, char. Available po itong pinsan kong maganda. Char, nagpapaganda, oo. So, yun, ipapahid lang natin lahat kung ano yung meron sa ano nyo. So, after that, guys, wala naman. Aabangan lang natin na matapos or after 30 minutes, di ba, this instruction? Kasi yung instruction is 30 minutes. Pwede na siyang banlawan and aabangan lang natin yung effect ng 30 minutes at anong effect nun. So, i-careful natin kasi may nakaabang na next nating kolora, no? Kasi may second akong kulayan din kasi yung buhok din niya is may ano na, may puti na ba. So, pag after nyan is pwede na siyang, after ng 30 minutes, pwede na siyang maligo kasi 30 minutes yung instruction.
after ng 30 minutes, ipa-plancha natin siguro, or depende sa anong gusto niya. Basta after ng 30 minutes, maligo siya, and then balik siya dito sa akin. Sa parlor, maligo, iba-wash, tapos mag-ano, tapos i-shampoo, ipa-plancha, ganun. Pero kung gusto niya plancha, pwede naman natin planchahin. So, yun. So, bilisan na natin kasi nag-aabang na yung ano natin, yung second batch. So, yan lang muna guys kasi tapos naman yung ano natin, first customer natin. May second customer pa po tayo. So, yun nga guys, ito ang aking second customer, char. Ito pong aking napakagandang auntie, kapatid siya ng mama ko, and she's my one of the best auntie in the world because she take care of me for, siya yung nagpapaaral sa akin talaga guys, nung ano. Second year to fourth year high school ako, siya yung nagpapaaral sa akin kasi nga hindi na nga ako kaya paarali ng magulang ko. Siya yung nagpaaral sa akin nung high school ako. So she's my auntie and marami na siyang puti sa buhok kaya aalagaan natin siya. Same pa rin yung process guys. Imi-mix pa rin natin yung mga coloring na nabili natin, tsaka after nung mixing, ipapahid natin yun sa ulo. So, ganun pa rin yung process guys, paulit-ulit. Like kanina, minimix natin yung mixer or ano, yung nabili nating hair coloring, ganun pa rin. So, imimix, after natin imix, ipahid natin sa ulo, lahat. At depende na sa inyo kanyang klaseng kulay, kayo mag-choose kung anong gusto nyo. Then, after natin yung mga colors sa lahat ng ulo, ipapahid na natin yun, syempre. As usual, guys, sabihin natin kung ititesting pa rin natin yun. Example, ano, kung allergic kayo, huwag nyong gamitin if allergic kayo kasi nga, bawal yun. Ay, hindi bawal. Yung ano ba? Pangit yun kasi nakakasira nga yun sa ating balat at sa ating katawan. Syempre, lahat ng mga chemical na ginagamit natin ay may malaking effect din yun sa ano natin, sa katawan natin. Kaya, careful din po kayo magamit ng mga chemical. Dahil po, before nyo po yun gamitin, dapat po i-test nyo yun sa skin nyo. Paano yun i-test, guys? Pili lang kayo sa sensitive skin niyo. Example, yung ilalim ng siko. Yun. Maglagay kayo ng ano, kaunti. If may reaction, allergy po kayo. So, huwag nyong gagamitin. So, ayun guys. After na ng 30 minutes at ano, gusto niya kasing ipa-plancha po yung buhok niya. After ng 30 minutes, paliguan mo na yung hair color at saka patuyuin. After ng patuyo, pa-planchahin na natin siya. So, ganun lang, i-straight nyo, ipantay-pantay nyo kung ano yung saan yung mas buhaghag or kumbaga ganun. So, ipaulit-ulit lang yung gagawin guys. So, pasensya na kayo sa aking background kasi nag-change tayo ng place. Kasi nga, matagal-tagal din yung 30 minutes. Kasi wala ding pantsakan doon sa ano, pantsakan talaga. Walang extension wire doon sa baba. Kaya dito na lang tayo sa aking ano, sa aking boarding house. So yun. Ipa-plancha lang natin siya. After nyong ma-plancha ay ulit-ulit lang naman gagawin yun. So, depende na sa inyo. Mas mabagal ay mas matagal kapag ka, ano, mas matagal kapag ka mataas yung buhok. Kasi nga, ano, depende din po sa plancha, guys. Kasi yung plancha, yun yung pag nagbibigay ng ano, yung nagbibigay ng straight, nagbibigay din yung iba ng
magandang effect sa buhok. Yung ibang plancha kasi is pangit ng quality, kaya yun. So, depende na sa ano nyo guys, depende sa plancha. Much better na yung may mga, anong tawag nun? Yung mga may herbal minsan na mga plancha. Oo, yun yung gagawin natin. So, ngayon, paulit-ulit na natin itong gagawin. Ipa-plancha natin hanggang sa maano siya, malahat ng plancha. Pagka-plancha guys, di ba yung advice sa ibang parlor is huwag maliligo. Hindi, kasi ano naman ito? Coloring, akala ko ito, ano ito. Kasi sa ibang parlor, kasi kapag ka-rebond or something, may 2 to 3 days ata sila hindi maliligo. So, yun. So, eto, yung coloring na, yung ano natin, hair color natin is, pwede naman tayo maligo araw-araw kasi nga wala naman tayong ibang ginawa. Hair color lang naman. So, nakita nyo yung diferensya sa walang, sa old hair niya. So, mas pantay na siya ngayon. Lahat na may coloring. Pero, mas dark siya compared to the old one. So, yun. Ganun lang lagi. Ulit-ulit nyo lang gagawin hanggang sa matapos. Hanggang sa magsawa kayo sa gusto nyong gusto nyong trip sa buhay. So, yun lang. Ganun lang yung gagawin nyo, guys. Kapag nag-coloring kayo, follow the instruction, which is nandyan yan sa box or nandyan yan sa product na binibili nyo. And then, after that, 30 minutes, pwede, depende sa ilang minutes yon. So, after nung minutes na yon, pwede na kayo magbanlaw. At after nung banlaw, patuyuin nyo muna. So, after nung patuyo is, pwede nyo nang i-plancha. After nung plancha, pwede na kayo magwalwal kung saan kayo pupunta. Diba, yun naman ang yun naman ang purpose kung bakit tayo magpaka-color. Kasi may pinaghahandaan, nagpapaganda, ganun. So, ganun lang dapat. But, lagi kong sinasabi, I'm not a expert. So, careful lang tayo kasi may instruction naman dun sa product. Kapag ka-allergy kayo, huwag nyong gagamitin kasi nakakasigira talaga yun sa balat nyo. So, sana may makukuha kayo. And, thank you so much guys for being a supportive friend and always there. Wala namang masyadong ginagawa. Yung process lang ng coloring natin. Pero, we're not an expert, but we experience sa mga coloring na yan. So, ganun lang yung gagawin. Paulit-ulit lang yon. I always say, don't try it if allergy kayo. Huwag nyong gagawin talaga guys kasi nakakasira talaga yun sa nyo, sa skin nyo. And it's bad kasi nga may mga effect yun sa So, itry nyo muna yan sa mga sensitive skin nyo. Ano ibig sabihin ng sensitive skin? Yung hindi laging nakikita sa araw. Yun yung lalagyan nyo ng coloring na yun. Kaunti lang. Oo, kaunti lang. Kapag ka marami kasi sobra naman yun. Kaunti lang. Kung may effect, kung may mag-react, huwag yung gagamitin. Kung wala, go for it. So, just follow the instruction kung anong meron naka-instruction dyan sa product para wala tayong magiging problema. Oo. So, yun lang yung mai-share ko sa inyo ngayon, guys, so far. Kasi wala naman masyadong ginagawa. Paulit-ulit lang, after matuyo, ipa-plancha and make it beautiful yung customer mo. Kung may gusto pa siyang depende sa customer. Customer is always right, diba? So, hope may nakukuha kayo this video, guys. And thank you always for supporting me. So, see you around and thank you so much.